Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. At sa kanya'y di mananaig ang kapangyarihan ng imperno. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, sarin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan
sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-pihitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbikis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit, hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang pagkadakila niya ay ihayag. At ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang bahanal na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro,
Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sangkatauhan ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, tayo po bilang sambayan ng Kristiyano, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng dalawang santo na haligi ho ng ating pananampalataya, sina San Pedro at San Pablo. Si San Pedro na apostol ni Kristo at si Pablo, ang tawag niya sa sarili ang huling apostol, pero naging masigasig siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos kahit saan siya nagpupunta. Kahit sa mga hintil siya ay naging masigasig sa pagpapahayag at pagpapakilala kay Jesus. Pero kung titignan po natin ang dalawang santong pinagdiriwang na ito, perpekto ba sila at magagaling? Ang totoo ho, hindi. Si Pedro ho, mainitin ang ulo. Si Pedro po, ilang beses nagkamali. Si Pablo, dating taga-usig ng mga Kristiyano, may sarili din siyang kapintasan at kahinaan. Kaya kung maalala ninyo ang mga sulat ni San Pablo, sinabi niya yun, tatlong beses kong hiniling sa Diyos na tanggalin ang tinik na ito. Pero sabi ng Diyos sa akin, kung kailan ka mahina, doon ka nagiging malakas. Dalawang magkaibang tao, parehong may kahinaan, pero ang grasya ng Diyos ang gumalaw sa kanilang buhay. Sa atin nung Ebanghelyo, nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? Maraming sagot yung mga alagad. Sabi ho ng iba, si Elias ho kayo, isa ho kayo sa mga propeta, si Juan Bautista ho kayo. At nung tinanong ni Jesus, ngayon, sino ako sa inyo? Para sa inyo, sino ako? At sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At sinabi ni Jesus, hindi galing sa sinuman tao yan, kundi galing sa Diyos ang kaalaman mong yan. Ang grasya ng Diyos ang pumatnubay sa buhay ni Pedro. Kaya magandang paalala sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na hayaan din po natin ang grasya ng Diyos na dumaloy sa ating buhay. Maging bukas din tayo, no, sa galaw ng Diyos sa ating buhay, sa grasya ng Diyos at sa patnubay ng Diyos. Paano papasok ito sa buhay natin kung handa tayong makinig sa kanyang salita? Si Pedro ay handang nakinig sa mga aral at turo ni Kristo. Siya yung talagang nakikinig sa paanan ni Jesus. Si Pablo, hindi niya nakilala, hindi pa niya nakikita si Kristo. Paano niya natuklasan at nalaman ang aral at turo ni Kristo? May mga tao na gumabay kay Pablo para mapakilala sa kanya si Kristo. Kung maalala ninyo ang kwento, nung siya ay papunta sa Damasco, si Pablo ay nabulag sa daan
At may isang pari na inatasan ng Diyos na pagalingin si Pablo. Pero hindi lang pagaling ang inatas kay Pablo. Ang inatas niya gawin kay Pablo. Pero turuan din sa pananampalataya. May gumabay kay Pablo para makilala si Jesus. Kaya mainam na imbitasyon din ho sa atin. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito ni San Pedro at ni San Pablo, na tayo din po ay maging bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bukas sa pakikinig sa kanyang aral at turo. At hindi lang bukas, pero siguro din ay tayo din ay natatakam. Tayo din ay laging humahangad na mapakinggan ang kanyang aral at turo. Sa araw din pong ito, pinagdiriwang din po natin ang kapistahan po ng Santo Papa. Ang Santo Papa ho, si Papa Francisco, bilang kahalili ni Apostol Pedro, ay tayo din bilang simbahan ay pinananalangin natin siya. Kaya po, bago ho matapos ang misa, ay dadasalin po natin ang isang panalangin para sa Santo Papa. At tulad po ng unang pagbasa, nung si Pedro ho ay pinakulong ni Herodes, anong ginawa ng simbahan? Pinagdasal nila si Pedro. Kaya nakaligtas si Pedro sa pagtangka sa kanyang buhay dahil sa kagustuhan ng mga Hudyo. Kaya po maganda din no, sa atin bilang simbahan. At ang simbahan pong ito ng Quiapo ay nasa pangangalaga po ng Santo Papa bilang isang basilica minor. Inaanyayahan din tayo na ipagdasal ang kahalili ni San Pedro, ang ating Santo Papa, si Papa Francisco. Kaya ho, ang araw na ito ay napakaganda. Pinagdinilayan natin ang dalawang santong bukas sa grasya ng Diyos. Bagamat may mga kahinaan, sila ay bukas sa grasya ng Diyos. At tayo rin po ay inaanyayahan, maging bukas din tayo sa grasya ng Diyos sa ating buhay. Nagsisimula ang lahat sa pakikinig sa kanyang salita. At pakiusap din po, isama din po natin sa araw na ito, ay ipanalangin natin ang ating Santo Papa, si Papa Francisco, lalong-lalo na sa araw na ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na may pananampalatayang tulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang tulad ng mga mangingisda,
kung kanino itinatag ang simbahan at ang pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang ating itugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa, Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Makapangyarihang Diyos at amadinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat ay sa pananampalatayang inihayag at nilingap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Jerusalem, Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo
at tagapagpaliwanag sa iba't ibang tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay merong magkakaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karihan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at akiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. I adore you, truly present
underneath these veils. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch, be credit, hearing only do we trust, secure. I believe, for God the Son has said it, word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, fully present underneath these veils. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fails. On the cross was veiled your God its splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my fate I rendered, and I sued the contrite thief I sued. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdue itself before you, since it all be for you faints and fails. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating dadasalin ang ating pangako at katapatan sa Santo Papa, ang kahalili ni Apostol San Pedro. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng karunungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, hinihiling naming marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak
binubuhay na yumayapos sa biyaya ng walang hanggang pag-ibig, ay pinapanatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, ang aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O Banal na Santatlo. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. At kay Pedro, ang kaunahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinapahayag namin ng may paninindigan at kagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Kay Francisco, aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang nariritong ulo ng simbahang, dalubhas at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-ibig. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapat na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang konsilyo Batikano at tagapagpataguyod ng dangal ng banal na pagkapari, sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ng aming pagkamasunurin. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa kanyang kabanalan ang Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-asa. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa nagmamalas na tagapanguna ng buong Kristyanismo, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno ng Ama at lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan at di pagkakaunawaan, di susuko sa katatagan ng loob sa gitna ng panganib, at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagbubugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpasawalang hanggan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos,
ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin.